Yun, mga karayong. Meron tayong gagawin ngayon dito sa Megawayan na MX. Yun. Ang issue, walang check engine. Tapos, hindi gumagana yung pump. Ayan. Yun, titignan natin itong ECU. Yung mga linya kung meron. Ayun, ito na yung ECU niya. Titignan natin yung kulay brown, yung source. Ito to. Pang-anim. 2, 4, 6. Dito, tignan natin kung may kuryente. Lang. Naka-on na to. Yan. Mahina rin yung battery. Ayun, ito muna yung orange. Unang-una. Maka-ground tayo dyan. Wala siyang power. Pero check muna natin itong tester natin. Baka hindi gumagana. Mag-testerin natin yung battery kung malakas. Ayan, napakahina ng ilaw. Ayan, kukuha tayo ng isang battery para malakas yung kuryente. Ayan, testerin natin yung kulay orange kung may ilaw. Kung may kuryente ito. Meron. May hilaw siya. Tapos yung kulay brown. Ayan. May hilaw din siya mga karay. Pero nangyayari sa kanya, wala siyang check engine. Tapos hindi gumagana yung pump. Dito sa ignition coil. Ayan. Meron din. At yan mga karay. Ayan. On natin. Ayan. Napalabas ko na yung check engine. Ayan. Off on. Okay na siya. Tapos gumagana na rin yung pump. Pakinggan natin. Ayan. Gumagana na yung pump. Tapos pa-under rin na lang natin to. Yun. Yung injector barado kaya ayaw mandar. Pero okay na, may kuryente na, gumagana yung pump. Ito na lang, lilinisan ko muna to para lumabas yung gasolina. Kasi ayaw gumana, ay lumabas yung gasolina na ito. One eternity later. Ayun mga karay, pagkatapos ng medyo mahaba-habang pagkakalkal natin dito sa MIUI na MXI na project natin, no? Na-trace ko yung kulay red dito papunta dito sa ECU putol. Ngayon para hindi magulo yung ano, kumuha na lang ako ng isang wire. Yan yung kulay red na yan. Papunta dito sa kulay red din dito sa ano, sa ignition. Ayan. Ngayon, ito na. Check natin kung ayan, andar. Sa ilalim tayong puno. Ayan, meron na siyang check engine. Yun. And then, start natin. Ayan, mga sakit-sakit kasi yung breeder, ayan.
Okay na eh. Bale, hindi ako nagpalit ng ECU mga karay. Ano lang, tinrace ko muna yung ano. At ang wala dito sa ECU, meron lahat. Yung kulay orange, yung kulay brown, merong kuryente. Pero etong kulay red, kulay red dito sa ECU, ayan, wala, walang kuryente. Kaya ngayon, ang ginawa ko, nagtap ako dito sa kulay red dito, tapos nagpagapang ako ng isang wire papunta dito. At yun, okay na siya mga aray. Yan, naging problema, malamang may putol. Kasi hanggang dun sa ilalim, hanggang dito, kinalgal ko, wala. Wala siyang putol dito. Ang mangyari, dito siguro nagkaroon ng putol. Kaya ginawa ko, nag-jumper na lang ako pupunta dito. Sa kulay red din, galing susian. Ayan, okay na siya. Yun. Okay na siya mga karay. Maandar na yung MX I-125 na ginagawa natin. Yun. Pag tinanggal ko kasi ito, mamatay ito eh. Ayan o. Tanggal. Tanggal, wait lang. Ayan. Pag nakatanggal tong wire na to, yung pupunta doon sa ECU, hindi maglalabas ng check engine. Ayan o. Wala siyang ilaw. Tsaka yung thermometer, wala. Pero, once na nilagay natin to, patayin muna natin, yan. Patay susi. Nilagay ko to. Yan, tap lang muna natin. Mamaya na natin ayusin. Tapos, on natin. Yan. Meron na siyang check engine. Under ngayon yan, mga karay. So, kaya kung sakaling yan mangyari sa ano nyo, sa motor nyo MXI 125, sure nyo muna na may power lahat na source, yung orange, brown, tsaka yung red, bago kayo magpalit ng ECU. Yun, okay na mga karay. Ito lang naging problema, yung ulay pula sa ECU, sa harness. Walang pumapasok na kuryente ron. Okay na to mga karay. Gumandar na to. Assembling mo na lang. Ganito na lang. Babus. Yeah. Peace out.